on Willet now. Parker. It's not fucking Parker. You're being paranoid. He sent her in. He's out there somewhere. Number one. Shut up. Medyo patak po kasi. Yan. Medyo mahirap lang po kasi mali yung ginamit namin. Lagayan. Masyado siyang maliit para sa dumpling mix po na nailagay namin. So, basahin nyo lang po yung dumpling mix. Medyo hanggang maging i-roll yun lang natin siya. Then, we'll add the yeast. Pampaalsa. This one. Mix mo lang hanggang sa wala na siyang madisolve ba? Oo. Mix nyo lang po hanggang madisolve yung dumpling mix niya. Sorry po, first time po namin. Medyo kwela po yan. Tinatamad na po ako mag-mix. Kaya kayo na po bahala kung mag-mix. Kung paano yung siya mix. Basta. Importante. Mag-mix siya. Basta ma-mix siya. At mabasa lahat. Then, after pagpagod na kayo, tigil nyo na yan. Tigil nyo na. O, then may buo pa siya. Halo ulit natin. So, after natin ma-mix, isi-set aside muna natin siya. Like, i-cover muna natin siya ng cling wrap. For about 15 to 20 minutes. Or mas matagal. Mas okay. Matagal, the better. Para umansa siya. One hour later. After 30 minutes to 1 hour, ganito na siya. Mag-aalsa na siya. Yan na siya, sasarap. Tinakpan namin siya ng cling film. Cling wrap. Cling wrap pala. So, para iluto, para maging perfect siya, kapag ipipito na natin, ipapray na natin, I'm using Ziploc. So, okay. So, gagamit lang po tayo ng Ziploc. Nalagay natin. So, I'm putting like this. See? Super tender siya. Ay, hindi pala tender. Sorry. Joke lang! Pakat ko na lang yun sa vlog natin. So, huwag na. So, sabi ko nang bawal magsalita. So, yan. Nakikita nyo. Dole-dole siya. So, that is like my video. So, ganito na siya. Kakalabas tayo. Tanggalin lang natin yung honey. Sorry. Yan. So, ganyan na siya. Post. So, guntingin lang natin siya dito. Yan. And then, while putting, kapag mainit na po, okay. Cut. Cut. Ay, ang init. Ay. As you can see, guys, nagiging parang squid ball sila. Yan. Medyo na-pressure po kasi ako. Para hindi sila naging perfect. So, wait until 5 minutes to 10 minutes. Basta dapat, brown na siya. Gaya nung nasa picture. Yan na siya, guys. Until golden brown. Okay. So, heto na po yung finished product namin. For the toppings, kailangan lang natin ng sugar. 1, 2, depende sa panlasa nyo. 3, 4. Next. Cocoa powder. Yan.
kami, mas okay na condensed sa baking ready-made or fresh milk. Dahil wala kami stock, I'm gonna use the powder. So, 1, 2, 3. Also, mag-add din tayo ng butter. Then, mix na lang. Pagka-mix nyo, ilagay natin. Again. So, guys, ito na po yung pinag-mix-mix natin kanina. Nakalimutan kong ilagay na kailangan mag-add din kayo ng butter. Mas maraming butter, mas masarap. So, halu-haluin lang natin hanggang sa maging sticky! So, ayan. Wow. Ito na yung chocolate. Ah? Ano ba sinabi mo? Malaman.